Let's learn math. Hi kids! Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Teacher Jordy, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, tara! Kilala niyo ba kung anong tawag dito? Tama, ito ay orasan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa paggamit ng orasan, pagsasabi at pagsulat ng oras. Nasa unang baitang ng quarter 4, aralin 4. Para sa ating layunin, masasabi at may susulat ang oras ng isang oras, kalahating oras, at oras ng quarter gamit ang analog clock. Handa na ba kayo? Tara na at matuto! Si Anna ay papasok ng paaralan pagkatapos ng isang oras mula ngayon. Kung ang oras ngayon ay ika-anim ng umaga, anong oras naman papasok si Anna? Magaling! Siya ay papasok ng ikapitong oras ng umaga. Mahusay mga bata! Ano nga ba ang orasan? Ang orasan ay ginagamit ng mga tao bilang gabay sa mga gawain sa araw-araw. Ngayon alam nyo na, ngunit alamin natin kung ano pa ang mga bahagi ng orasan. Ngayon naman, talakay natin ang mga bahagi ng orasan. Ang nakikita ninyong pinakamaikling kamay ng orasan ay tinatawag nating oras o hour hand. Ang pinakamahabang bahagi naman ng kamay ay minute hand. At ang pinakamaikling mabilis naman na kamay ay second minute hand. Ang nakikita ninyo namang mga bilang ay tinatawag nating numbers o numero ng orasan. Basahin natin ang orasan gamit ang oras. Mayroon tayong makikitang 1 hanggang 12 numero. Ngunit alamin natin kung ano ang makatumbas nito sa minuto. Handa na ba kayo? Ang 1, ang katumbas nito sa minuto ay 5 o 5. Ang 2 o 2, ang katumbas nito ay 10 o 10. Ang 3 ay 15. Ang 4 ay 20. Ang 5 ay 25. Ang 6 ay 30. Ang 7 ay 35. Ang 8 ay 40. Ang 9 ay 45. Ang 10 ay 50. Ang 55 ay nasa 11. Ano naman kaya ang katumbas ng 12? Ito ay 20 o tinatawag nating o'clock. Tandaan sa pagtingin ng orasan, ang mga guhit na nasa pagitan ng bawat numero na may katumbas ng minuto ay mga bilang na segundo na bumubuo ng tig-5 minuto na itinuturo ng mabilis na umiikot na kamay sa orasan. Ngayon mga bata, ngayong alam nyo na kung ano ang oras, mga bahagi ng oras, at katumbas ng mga numero sa orasan, alamin naman natin ang mga halimbawa ng pagbasa ng mga oras. Tara! Para sa unang halimbawa, ang maikling kamay ay nakaturo sa 2 o 2 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 12 o 12 na ang katumbas ay 20. Kung babasahin ay o'clock. Ito ay 2 o'clock o ikalawang oras. Sunod na halimbawa, ang maikling kamay ay nakaturo sa 8 o 8 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 12 na ang katumbas ay 20 na kapag binasa ay 8 o'clock o ikawalong oras.
Halimbawa naman ng oras na may kalahating oras, ang maikling kamay ay nakaturo sa gitna ng 4 at 5 bilang at nakatapat ito sa 4. Ang mahabang kamay ay nakaturo sa 6 na ang katumbas ay 30 na kapag binasa ay 4:30 o ika-4 na oras at 30 minuto. Sunod naman, ang maikling kamay ay nakaturo sa 10 o 10 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 6 na ang katumbas ay 30. Na kapag binasa naman ay 10:30 o ika-10 oras at 30 minuto. Para naman sa halimbawa ng oras na may quarter, ang maikling kamay ay nakaturo sa 10 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 3 na ang katumbas nito ay 15. Nakapag binasa ay 10:15 o ika-10 oras at 15 minuto. Ang maikling kamay ay nakaturo sa 6 at ang mahabang kamay ay nakaturo naman sa 9 na ang katumbas ay 45 minuto o 45. Nakapag binasa ay 6 na oras at 45 minuto. Tandaan! Sa pagsulat ng oras, hanapin muna ang bilang na ituturo ng maikling kamay at isulat ito. Sunod naman ang ituturo ng mahabang kamay. Lagyan ng dalawang tundok na simbolo ng gitnang oras at minuto o katumbas ng ituturo ng mahabang kamay. O mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Kaya maghanda na tayo sa ating mga gawain. Tara! Para sa unang gawain, isulat ang tamang oras sa kahon sa ibaba ng bawat orasan. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Una, 12 o'clock. Pangalawa, 8:30. Pangatlo, 10:15. Pang-apat, 3 o'clock and 4:30. Para sa pangalawang gawain, iguhit ang masayang mukha kapag tama ang oras na ibinigay at malungkot na mukha kung mali ang oras. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Narito naman ang mga susi sa pagwawasto. Una, masayang mukha. Pangalawa, masayang mukha. Pangatlo, masayang mukha. Pang-apat, malungkot na mukha. At pang-lima, masayang mukha. Para sa huling gawain, iguhit ang orasan at lagyan ng kamay ayon sa oras na ibinigay sa ibaba. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Una, ang maikling kamay ay nasa 4 at ang mahabang kamay ay nasa 3 na ang katumbas ay 15. Pangalawa, ang maikling kamay ay nasa 11 at ang mahaba ay nasa 9 na ang katumbas.
lumalabas ay 45. Pangatlo, ang maikling kamay ay nasa 7 at ang mahaba ay nasa 12 na katumbas ay 20. Pang-apat, ang maikling kamay ay nasa 12 at ang mahaba ay nasa 6 na katumbas ay 30. At pang-lima, ang maikli at mahabang kamay ay parehong nakatapat sa 6. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng 5 gawaing bahay. Isulat ang oras sa unahan ng mga gawaing bahay kung anong oras nyo ito ginagawa. Gawin ito sa inyong kwaderno. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Muli, ako si Teacher Jordy na nagsasabing maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!